dito pa rin sa You're the Boss! Kanina nga ay nabitin tayo kung husay o sablay si Gerald sa katanungan na ano sa mga sumusunod na pelikula ang tungkol sa Olympic runners. At sabi nga kanina ni Gerald na panood na niya ang Rocky, The Blind Side, and Blades of Glory. Ang dalawa lamang ang hindi niya napanood. Pero umabot siya sa puntong sa pagsagot ng letter D, The Chariots of Fire. At talagang hanggang dun na lang ang umabot ng inabot ng utak niya. Kaya naman, kinasa na niya ito, final na niya. Kaya naman, Gerald, ikaw kaya ay husay o sablay? At ang sagot mo, letter D, Gerald, ang galing mo naman manghula. Galing, di ba? Kasi may dalawa ka pang choices. Bakit hindi mo pinili itong Million Dollar Baby? Nagbase ako sa tanong. Kasi itong sabi sa tanong, tungkol sa runners. Siyempre, madami. So, iniisip ko, chariots. Parang tumatakbo yung chariots. Diba? Oh. Hula lang. Hula lang, pero ang galing mo manghula. Mag-iba ka na ng career. Oo, manghuhula na lang. Hindi, ito kasi, ang 1981 film na Chariots of Fire ay based sa totoong istorya ng Christian and Jewish... Ay, ang hirap naman pangalan nito pag ganun-ganun nyo. Gamit na gamit yung bibig ko. Athletes na lalaban sa 1924 Olympics sa Paris. Nanalo ito ng apat na awards sa Oscars, kabilang ang Best Picture. Ang Million Dollar Baby naman is boxing. Okay. Pero siyempre, ikaw pa rin ay husay. Wala ka pa rin natalo na job orders. Kaya naman, ikaw ay good job. Makakakubra ka sa pasahod ng boss natin na 2,000 pesos. Kaya naman, OJT's Baby Girls, kukubra na siya. JT's Baby Girls. Kukubra na yan! Kukubra na yan! Kukubra na yan! Oy! Bonnie, salamat, Baby Girls, OJT. JT's very chill na trabahador na wala man lang ka-effort-effort at siya ay may total ipon na 4,000 pesos. Jen, nangangamba ka na ba? Nangangamba na? Ano ba naman kato si Gerald? Sabi niya, hinulaan ko lang, iniisip ko lang. Ba't mo ginagamit yung isip mo? Ay, bawal ba? Sorry. Yung isip mo. Sorry. Sige. Mga boss ha, pipilitin nating makabawi sa job order number 4. Let's go. Yes, mga boss, huwag kayong mag-alala dahil pinagtirikan na kayo ng kandila ni Cesar doon sa dulo para manalo kayo this job order. Pero ito, partner, samahan mo muna kami dito dahil mag-break time muna tayo. Gusto naman ng mga boss na makilala ka ng personal. Si Jenica naman ang magtatanong this moment of time kasi alam naming, di ba, masaya siya. Ayan. Alam naming masaya ang love life mo. Kinikilig ako dun sa question. Sa feeling ng iyong tunay na boss na si Kim Molina. Aww. At dahil National Boyfriend Day ngayon, i-describe mo naman sa mga boss kung paano ang isang Gerald Napoles bilang isang nobyo. Ah, okay. Pag ako, well, ayon kay Kim, swerte ko na rin bungis-ngis siya. Pero automatic sa isang araw, may tawa yan. Alam so, mo yan? Oo. So walang araw na hindi talaga siya tatawa sa'yo? Maliban na lang kung galit sa akin. Yan. So, pero yun din yung nagagamit ko. Para magbati kami, papatawanin ko din. Pero ano ba yung mga pinag-aawayan nyo minsan? Yung mga talagang minsan mga reason kung bakit talaga kayo hindi nagkakaintindihan? Ano kasi kami, parehas kaming may opinion sa mga bagay-bagay. So hindi mo maiiwasan kung sino ba sa amin yung hindi naman magwawagi, pero mangingibabaw na opinion. Pero yun nga, lagi namin sinasabi, pwede namang we can agree to disagree. Hindi kailangan, di ba? Pwedeng, sige, pwedeng may tumiklop, pwedeng may manaig. So, pag-uusapan ng maayos. Pero nasabi mo ba na dito sa relasyon niyo ni Kim, ay, parang pa-press na ako, no? Press conference na to. Nasabi mo ba na dito sa relasyon niyo ni Kim na nag-mature na talaga kayong dalawa both sabay dito sa kasabay ng relasyon ninyo? Yes. Kasi syempre, nagsama na kami sa isang bubong. Oo.
Oo, nung pandemic. Sorry, nung pandemic, alam ko. Kasi alam nanonood niya kasi ako. Nung pandemic, nagsama na sila. Oo. Oo, yun yung dahilan kasi, yung pandemic. So, yung hulihan ng ugali, nasubukan na namin. Doon ka mag-iisip kasi pag nagkasama kayo sa isang mubong, di ba? Doon kayo mag-iisip kung saan ba ako mag-a-adjust or saan ba yung ipapakiusap ko na baka pwede ako na dito. Yung ay, in fairness to again talaga. In that way, makikita natin na talaga ito na talaga ang para sa akin na makakasama ko habang buhay. Yeah. Pero syempre, Jen, gusto nating malaman kay Gerald na kung ano yung kanta mong pinapangharana mo kay Kim. Ay, madami na siya. Madami. Kaso baka maka-copyright issue tayo. Hindi, itong Kim at Yensa to ha. Kim. Okay, Kim. Alam ko kakantayin ko kay Kim at Yensa. Okay, Kim. Yun na lang kanta ni Kim. Oh, sige. Yan. Okay, ready? Exciting! Okay. Gerald, pwede bang pumunta ka sa gitna para talaga na? Maganda talaga ang boses niyan, promise. Totoo. Ladies and gentlemen, Gerald Napolis! Mahal! Grabe ang pagmamahal talaga. So, grabe tayo ngayon, no, na kayo ng mga era sa buhay natin. May mga celebration. Happy Boyfriend's Day. Happy, ganun talaga tayo. Happy Boyfriend's Wag Day sa'yo. Huwag mo lahatin. Ay! Sa ganun talaga tayo. Paano naman sa mga kagaya ko? Huwag kang mag-alala dahil the sooner malalaman na namin kung sino ba ang isa sa mga manliligaw mo. Ay! Meron ka bang alam na? Wala akong alam, pero may nakita akong sumama sa amin after party sa ball. Ay! Wala, baka makot naman tayo dito. Wala. Basta sumama lang naman siya. Eto na, baka... Baka walang pamasahe, kaya sumama. Oo, yun lang ha. Sumama. Pinasabay lang namin. Kaya naman, uh-oh. Gerald, huwag mo na hintayin na masiko ako dyan ng katabi mo. Eto na tayo. Balik trabaho na tayo. Okay. Sa sound worth 2,000 pesos. Para sa ating job order, number 4. Merry Christmas. Bakit naging Santa Claus na? Bago yun ah. Dahil ba talagang ilang days na lang, Pasko na? Mga boss ko, kayo po ulit ang mag-a-approve ng utos. Mula po sa lahat ng makikipindot for this job order, 5 po ang makakakubra kapag sumablay ang ating trabahador. Mga boss, ano po ba ang gusto nyong iutos kay Jera? At your service or bawal pa fall? Meron kayong 30 seconds para pumili dahil katropais. You're the boss! Gerald, saan ka makakakubra ng 2,000 pesos? At your service pa or sa bawal pa fall? Sa bawal pa fall. Bakit bawal pa fall? Hindi ko din alam eh. Ano ba? Hindi, so tingin ko ano kasi nagpa-podcast kami ni Kim eh. Oh. So yung mga bawal pa fall na pag-uusapan namin lagi sa podcast yan. And I'm sure maraming nakikinig mga Gen Z dyan. Dahil yes. Talaga, gusto nyo na malaman kung paano sila hindi ma-fall sa isang tao. Yes. Kaya naman, tingnan natin Jen kung anong approach dyan. Dahil nabanggit ni Gerald na nagpa-podcast kasi sila, ang cute nung podcast nila, tapos sobrang smart kung bakit yun yung background na parang nasa CR na blue and pink. Hindi, kaya lang, matanong lang kita. Fans ka ba ng Kimerald, Gerald, and Kimolina? Oo nga kasi. Ay, yun pala. Oo talaga. Alam mo na yun, Gerald. Di ba sinabi ko na yun dati nung nagkita tayo yes, randomly yes. Somewhere? Correct. Anyway, time is up mga katropais. You're the boss. Ang utos na approve sa mga boss natin with 77% ay ang gusto ko din. Bawal pa fall. Dapat kasi hindi talaga kayo pa fall. Wow! Pinugod na! Parang kasalanan namin. Nagtatanong lang naman kami sa mga boss. Hindi, biro lang. Hindi magandang pag-uugali yan. At hindi ginagawa ng mga boss katropais ko yan. Ayan, ano po kaya ang evaluation sa utos na ito? Panoorin po natin. Katropais! You're the boss! Mas masaya ang party ng mga chikiting kapag may clown na magaling magpatawa at magmagic. Kaya para sa utos si boss, kailangan mapanatili na nasa ere ang tatlong lobo sa loob ng 15 seconds. At ayon sa ginawang evaluation ng ating board of testers sa boss, animang husay sa 10 gumawa ng challenge. Apat naman ang
ng sumaglay. Kaya ito may job rating na Keri pa! Trabahador, good luck para good job! At yan ang utos ng mga boss natin para sa job order number 4 na may pasahod na 2,000 pesos. Kailangan mo lang mapanatili ang mga tatlong bola sa ere in 15 seconds. At talagang ito ay may job rating na carry pa dahil 6 out of 10 boss or board of testers ang husay na nakagawa nito. At isa na dyan, si Direct Gemster, na kung saan nakita natin, kahit na ginawa niya ito, nakakap pa siya. Nakasombrero pa siya. Kaya naman, Gerald, ready ka na bang gawin ito? Ready! At dahil ready ka na, masusukat ang diskarte mo. Kaya naman, 15 seconds. Tingnan natin sa TV. Tingnan natin kung meron tayong 15 seconds sa timer. Okay, ready na. Kaya naman, work! Work na! Go! Papapala. Time is up! Bakit papapala pala talaga? Ang tangkad kasi niya eh. Kita? Ang tangkad niya talaga, ano yon, may negative something dun sa oo, game. Oo, sa pag-game kapag medyo matangkad. Lugi siya alam mo habang ginagawa ni Gerald yung laro, nakaganon kami lahat. Oh. Nakaganon yung mga mukha namin. Oh. Kita-kita natin na wala pang ilang 15 seconds, hindi niya nagawa kaya siya ay sablay. Samahan mo kami dito, Gerald. Ayan. Paano, akala, hindi, ano ba talagang gusto ko itanong? Hindi kasi, akala ko kakayanin mo kasi ang haba ng bias mo, yung magaganon talaga siya. What's happening? You know, the happened is this. Niniwasan ko yung mga ilaw. Kasi ang taas ko. So, konting tapik lang. Hindi rin ako makababa kasi nga masakit yung legs ko. So, totoo lang naman din. So, that's the factor. That's the factor, yung nagpag-exercise mo kahapon. Oo. For the very first time, ha, ikaw ay sumablay. Oo, and, ma. Well, syempre, dahil ikaw ay sumablay, wala kang sasahurin for this job order, Gerald. Pero, safe na safe pa rin ang naipon mong 4,000 pesos. Habang ang aking partner is, ang happiness niya is nasa inside lang. Ilabas mo na, partner. Eto na nga, mga boss katropay, hindi lang si Gerald ang nag-benefit sa leg day niya kahapon. Pati tayo! Congratulations, mga boss! Lima po sa inyo na nakipindot for job order number 4 ang maghahati-hati sa 2,000 piso. Meron po kayong 400 pesos each at mamaya i-anunsyo po natin kung sino-sino po kayo. Kaya naman, OJDs, BB Girls, kukubra na si Boss! JDs, BB Girls! Kukubra si Boss! Kukubra si Boss! Na job orders, 5 boss katropays na po ang nakakakubra. Wow, 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 wow! Pero siyempre, Gerald, huwag kang malumbay dahil hindi pa tapos ang ating trabaho. Meron pa tayong job order number 5. Kaya naman extra ko, isipagan mo na dahil narito na ang pasahod worth 5,000 pesos! Well, 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 well! Narito na ang ating job order number 5. Number 5. 5. Mga boss ko, hindi po tayo na zero. 5,000 na po ang pasahod at sa inyo pa rin po magmumula ang tanong. Para sumali, mag-login na sa pie.com.ph. Mula po sa lahat ng makikipindot ngayon, may chance po kayo sa 5 bitip. Ano, partner? Kaya partner? The order number 5 na partner. Ano, laban lang, ha? May chance po kayo sa 5,000 piso kapag sumablay ang ating trabahador. 5,000 na po ito, kaya naman please refresh your browsers before voting. Boss, ano po ba ang gusto niyong itanong kay Gerald? Instant or daddy? Meron kayong 30 seconds para pumili dahil katropay! You're the boss! Eto na nga, Gerald, yung title ng upcoming movie. Ano ba nangyayari sa... Ba't naging movie? Jensen, nasa Jensen ba ako? Ah, sorry. Movie mo is
yung instant. Yung ano yun? Instant daddy. Yeah. Pero ano bang pipiliin mo? Instant ba or daddy? Instant. Instant? Mahilig ka ba sa instant noodle? Instant? Yes. Mabilisan. Agad-agad. Oh. Pangatrabahador, mahilig sa instant. Kasi, wow. Siyempre, ang oras natin bilang. Correct. Because time is gold. Pero tingnan natin kung instant din ba ang pagpili nila ng instant mo. Jenica, anong approve dyan? Time is up, mga katropais. You're the boss. Ang tanong sa mga trabahador natin with 75% ay may kinalaman sa daddy. OJTs, i-deliver nyo na ang pinapatanong ni boss. Maraming salamat, baby girl Ayumi and baby girl Gigi. Baby girl Ayumi, we miss you yesterday. So eto na nga pa sa job order number 5 na may pasahod na 5,000 pesos. Ang katanungan na to ay inaalay ko para sa ating art dep na naka-emo ngayon. Grabe to yung, grabe yung eyeliner niya. Si Jerus. Si Jerus. Jerus, lagyan mo pa ng eyeliner dito sa dulo para talagang lumabas yung ano, okay? Okay, Gerald. Narito na ang katanungan ng mga boss. Para sa category na daddy, sino sa mga sumusunod na cartoon characters ang hindi isang ama? Sino sa sumusunod na cartoon characters ang hindi isang ama? Ang baho na, ha? Letter A, Peter Griffin. Letter B, Fred Flintstone. Letter C, Papa Smurf. Letter D, Son Goku. Letter E, Johnny Bravo. Letter F, Mufasa. Letter G, Homer Simpson. And letter H, Mr. Krabs. Kung ready ka nang sumagot, Gerald, work na. Dami. Sana dinagdagan mo pang gang ay. Sorry, mga boss natin yan, mga katropay natin. Okay. Bravo. Okay, may sagot na ako. Oh, grabe naman, ang galing mo naman. Ang bilis mo naman. Kala nyo, charing. Kasi wala lang, binilisan ko lang. Ang sagot ko ay Johnny Bravo. Johnny Bravo ang sagot ni Gerald and that's letter E. Pero narinig ko na nagsasabi siya ngayon, not sure. Napanood mo ba ang Johnny Bravo? Yes, inabutan ko yan. Inabutan natin yan. Actually, ano lang ako yan, 2 years old lang ako yan, ang Johnny Bravo. Oh? Hindi, sobra ka naman! Oh? may pagpapanta. 2 years old. Hindi! Napanood ko na yun. Malaki-laki na ako ng onti. Ito si Gerald. Kasalanan ko ba kung 2 years old lang ako noon? Nauna kayo makakit. Hayaan mo siya kung 2 years old pa siya noon. Hindi kasi ano ako, repeater sa edad. Repeaters kasi. Mga 10 years ako nag 2 years old. Ganun kasi ako. Well, pag-isipan mong mabuti na ito yung nakakahalagang 5,000 pesos. Johnny Bravo! Final answer. Ayan na nga, nakasalan nga niya ang Johnny Bravo. And that's letter E. Ito bang lahat ng mga choices dito na panood mo rin? Yung isa, hindi. Yung Mr. Si, Krabs. Si Mr. Krabs ang hindi mo napanood. Oo, tsaka Papa Smurf yan. Hindi ko na maalala si Papa Smurf kasi pinakaluma yan eh. Okay, well, tingnan natin kung kanino mapupunta ang 5,000 pesos. Sa'yo ba, Gerald, or sa mga boss katropais? Ikaw kaya ay husay o sablay? Nakaabang na rin ang mga boss, kaya naman, ang sagot mong letter E, Johnny Bravo! Oh!